even though it's a different ambience right now. Very challenging. Very challenging. Yeah, my first question of this teletext conference 2021, what is the challenges? Because we have mandated of the UN regarding the creative economy, not only in the Philippines, but in our Philippine setting and for PTRI and still here. Alam mo, MJ, unang-unang challenge natin ay ating bandwidth, internet. Kasi ang dami natin gusto iparating sa mga nakikinig sa atin. But anyway, the effort is there and we will make the information public na ipopost naman natin yan. Pero obviously, ang first challenge dito is yung ating raw material supply. Kasi kailangan tayong bumalik sa ating pinangbubunan kung saan nagagaling yung mga raw materials na yan. This is in terms of textiles, no? Kasi ang creative economy, napakalawak niyan eh. Ang dami-dami niyan kasama ang publishing, ang film, ang music, right? Pero pagdating sa textiles, ang particular dyan, fashion and design. Yung art crafts is also part of the creative economy perspective for textiles. Yung ating raw materials supply. Kasi ang pinakaunang stakeholder natin dito, yung ating mga traditional textile makers. So, at kanilang usual na ginagamit ng mga kakainari, hindi commercial o hindi sila industrial scale na looms. Ang ginagamit nila ay usually upright looms. These are your usual, kung hindi man sila backstop, maka-upright loom sila. Ang challenges nila, yung source ng material na ginagamit nila. So, ang PTRI, tumutugon kami sa consideration na iyon by making some supply of yarns available na ang paggawa sa kanya ay yun ang natural textile fiber blend natin na may abakan, may banana, pineapple leaf, or even bamboo for that matter. Yung scale niya is maliit pa dahil tayo ay nasa micro tayo, wala tayo sa commercial scale. So, ang ating panawagan, mainam po sana na tignan ito ng mga industrialists, any business enterprise who might be interested to look at fiber supply as the next big business. At least, this is the call para dun sa gustong mag-commercialization ng mga R&D na ginagawa ng PTRI. Yes. And then yung second questions ko po, regarding po dun sa status ng K-pop, because we have the local K-pop in the country, like we are from Bulacan, do you have the possible po na collaboration? Because it's abundant elsewhere, that dito lang malapit lang in Metro Manila, pero at least hindi nasasalang yung mga K-pop on one. And then yung the other questions ko po ay yung pinupuso nyo na soon to be launched yung pineapple cotton, and that's very exciting. The first one is K? Yung K-pop po, yung cotton. Ah, yung actually ako yung ang kapo kasi very short fiber yan. Usually ginagawa yung filling, di ba? Thank you very much sa mga pillows, traditional. Oo. Meron ibang pamamaraan dyan na maaaring magawa. Hindi pa nila, alam ko meron ko yung pag-aaral dyan, no? Hindi ko sigurado na marami pala yun sa Bulacan, hindi ko alam yun. Yeah, the origin po kasi ng Bulacan is coming from the word Bulac. Oh, you're correct! Yeah, this is the cotton factory. It's part of history. Thank you for reminding me. Yeah. Kaya nga pala, dapat pala tingnan namin yun, ano? Ang meron kami sa Bulacan, meron tayo mga ilang rivers, mga drain, at nabigyan ng konti naman naman. Remember sa Pulinan. Oo, correct. Oo, so dapat mapayaman pa yun kasi ang hindi siguro nalalaman na nakararami, wala ka ng abilidad na magbigay ng makinaya unless meron ka ng proyekto na magpapondo noon. Kaya ang aming panawagan din sa aming regional offices sa kanilang community enterprise through set up program na maaaring nila sana magawa ano para sa financial technology or through set up. So, dito sa Pulilan, that is, I'm very happy that they have persisted, nagpatuloy sila. Pero gusto ko yung sinabi mo, awat na bula, kailangan natin tignan yan. And isa pang interesting thing is, sa weaving, sa libro ni Dom Martin, Dom Gomez, he is the former Dom Gomez, fashion designer, and he's a monk of the monastery of the Transfiguration. He is curating it. He came up with a wonderful book, Vestments, Weeds and Vestments. In that book, I was very impressed with the work of a Bulacan weaver. Matagal ko na siyang pinapahanap. Ngayon, hinahanap pa rin namin siya. At pwede pong masabi niyo pangalan, baka we can help. Hindi ko siya maalala. Papakita, yung page, papakoto copy ko, papabigay ko sa'yo para malaman mo kung sino siya. Pwede ka mag-investigative report. At least po,
manok na hybrid natin na siguro at bulakan mo ay si Jose na to. Jose na to is the roots from Bulacan also. That's fantastic. Yeah, one of the empowered of women, especially we're talking of the fashion. International fashion show, no? I will share that information with you and look into that Bulac that you have in Bulacan. And last question for regarding this activity and also we have mandated and for now to use the tropical fabric. How's the status now if all the LGU really implemented it? Parang hindi natin nakikita. How can we call the attention of the public and the LGU and the stakeholder that it is a long It is, pero alam mo, hindi kasalanan ng pamahalaan kasi walang supply engine. Yun ang ating pinaka-problema. Kaya ang patawagan natin is for industry, for enterprises to come and take a look at this as a sustainable business proposition. Hindi siya kawanggawa, hindi siya kilala. Negosyo siya. Yun ang kinakailangan natin. So, kaya we were very happy to see you sa Pita was able to join us. We'll be proposing a collaborative undertaking with the DPI. Baka maaaring matulungan nila itong idea na to na magkaroon ng mga maraming IT or regional land production innovation centers para magkagawa ng maraming pera. Hindi sila makakagawa, hindi sila makakasuot, hindi sila makakagawa dahil yung dami ng sinulit. Isa-share ko yung mamaya, yung information na yan. Actually, isa-share ko na ngayon na. Okay. Sige po, maraming salamat. Thank you very much. Okay, talk to you later, Director. God bless. You have heard our interview here at the activity on the first day of Teleconference 2021 here at DOST-PTRI. This is NTR Dinamalagar of DZMJ Online. Makabuduhan, journalismo, your happiness channel.